I-update niya later on. Okay, so ang uban ninyo kay nag-advanced study naman about sa unsang pag-connect sa SQL, gikan sa PHP niya padong sa SQL, then alam mo kabla ka guys kay sayon naman siya. Inyong may ang importante lang ma-familiarize ninyo, then I'm sure kabaw naman mo kay sa back end sa SQL kay si Sel Dodong man ang nag-discuss sa SQL about ana, then ma-review lang ko sa SQL about sa part sa SQL, then supposedly kontak ka ng mag CSS or JavaScript para sa front end, pero ako lang siya sa i-switch focus nda sa function sa PHP kay sa CSS or JavaScript dali ra man nato siya ma-catch up, dali ra ang pag-design, design ka sa imong web page, importante ana unsa ang pagpadagan sa imong web page, like dynamic siya ang PHP kay mo siya ikaw na sa Notepad. So first kay mo connect sa database. So ako kan guys, himo ta og crude. Okay, so crude. Unsa man si crude ay? So ang crude ay kay mo ni ang meaning niya. Una create ka or insert data to database. Na ngayon ang meaning sa kaduha, like read kaning R na or view data. So, kana then ang ikatulo, like update data. Update data. So mo na ang meaning sa U. And then sa kaya nila, sang D is delete. Delete data. So mo na siya. Create or insert data. So mo na ang crude. So create or insert data. Read or view data, update data, or delete data. So mo siya importante kayo makatunan niyo guys, ma-master ninyo. Kay every web page or website inyo i-create, so naadyo ni sila. So once nga ma-master ninyo, dali na kayong mag-create ninyo og mga dynamic web page. Kay kani sila, kani sa kay balik naman, for example sa Facebook website, social media na site, kay naam siya dito, awa kabantay mo mo create ka og information, like mo register ang user, so mo siya create, mo tay pasabot sa create, mo register ang user, mo insert siya dito and then mo read or view data. So i-read of view data, mabantay mo makita ang mga ni-post sa mga kuan online sa Facebook. Na siya mo post siya dito og iyang kuan ba, something na siya na-achieve or something kuan mga pictures, so mo siya ang review data. Then update data sa Facebook, like for example sa social media, di ba mo update mo sa inyong information, mo update sa inyong password, like mo update sa inyong birth date or mo update sa inyong email, so mo ni pasabot sa update. So then delete, so delete mo og post, mo delete mo og something pictures sa inyong Facebook, so mo na siya naagya po ni dito sa functionality sa Facebook. Then sa for example sa imong Gmail, naagya po siya dito, for example mo kuan ka, mo create or insert or mo kuan ka, send ka data, then mo delete
mo-delete ka og mga email na di wala na nimo sa pon mga karaang nga ni email nimo imo i-delete. So mo siya na siya pon dito. So every web page or dynamic website na adyan is load. So mo siya na atong balik-balikon og practice guys para ma-master na ninyo kaninga facility. Or kani guys kay naa pa ni siya another kuan sa CRUD like is kuan siya search. So na kang CB search dita na anam tala siya dapat. So CRUD. So niya buta na to diri og search dita. Na. So search dita. So mo ni atong pinaka main nga gamit i-practice or ako i-balik-balik og practice ninyo. Ako i-discuss. So mag-discuss ako nila. Kani. So sa previous na to nga kwan class, di ba naam to'y nag-demonstrate mo ko ninyo unsa gani dire-repita pa pag kwan pagpa-view pagpa-create sa data or insert data. Oh, kanang view data. So, ni-discuss ko ninyo ng pag-kuan. Sige, gaan tamo og advance. And ako siya balik ko og discuss karon para mabalik ninyo og refresh ang inyo nakatunan. Sir, excuse then, me. Only, yes. Yes. Na-i-pag. Okay. Salamat, Marian. Okay. It's a... Wala naman siguro yung mapa-add, no? Na-addat tanan? Pabalikon. Si Sir Rick, nakasood na? Na yan. Hello, si Sir Rick. Nakasood na si Sir Rick. Wala pa? Okay, it's a... Nana? Sa tanaw na wala pa siya naka matara okay so padayon na ito guys ha so kani so ato siya i balik-balik ko discuss ni so ganda mo hint guys before ko katong primero dyan akong apply sa basta po, graduate na ko sa 4-year course sa BizIT. Diyon, nang-apply ko as a web developer. Tapos, ang ilang kasagaran i-exam, kani, CRUD. Kasagaran i-exam nila guys kay kaning CRUD. So, gipahimo ko nila o CRUD. So po, bisikun sa... Good morning, sir. Good morning, good morning. So... Morning, sir. Morning, morning. So pag ipahimo ko nila og CRUD nga mo sa pol mo insert og data, read or view data, update data or delete data nga gitayman ka og 2 hours nga mo na sila nga pwede ra wala i-design importante na siya ay function mo work siya. So mo to nga nagabansay naman ko sa kuan sa nag-practice naman ko daan na ako gyud sa bansay ang CRUD so dali ra kayo na ko na kuha so kani so in industry guys kasagaran gamiton gamit kasagaran ninyo ihimuon as a web developer or software developer na adyan ni sila kani di din mawa okay so mo siya ato ang bansay yon then once nga mabansay ninyo ni mo introduce din ko sa CSS sabi unsa ni mo pag design gaan mo color ang imong website na siya animation na or ang JavaScript na siya mga events sa front end side na kani PHP sa back end side kana sabi na siya sa tunga gikan sa HTML mo na mo siya mo process sa mga forms inisubmit sa user yang kuhaon ng mga data gikan sa forms si PHP ang mo work ana and then iya i-send dito sa SQL sa sibi mo hoy mo hug database so kanang database guys kay mo sa kuan pa na mo na siya mo storage sibi mo ra siya og kanang sa kuan pa ba, sa kuan pa is cabinet ba na siya mga rows and columns
So gamantay mo sa mga cabinet na siya mga or locker, kung siya locker room ba? Locker na kung ano mo ba? Na na siya ka ng column and rows. Sabi na siya mga marasyag busudanan sa mga information like sa registrar na siya ka ng kung ano sa mga folder ba? Sudanan. So ina siya marasyag storage na siya ang database or SQL. Then ang PHP na ala siya sa tunga. So mo siya PHP mo ay mo communicate sa database tapos unsay kuan sa unsay i-retrieve sa database iyang kuan i-process tapos iya ipa view dito sa user. So dito si front end mo sila si HTML, CSS, JavaScript, so mo dito kita dito si then PHP na siya magpa display data. Okay, so ato unahon na guys kay before ta makagamit og PHP ato siya sa ipa run. So pagparan sa PHP ana an di ba ani madadiri. So start sa Windows, ipangitaon ako ang akong SAMP. So open ako ang SAMP diri. Kini naka-install naman ako. Kung wala pa ay naka-install, kung wala pa mo naka-install sa SAMP, pwede ra ninyo ma-download ang installer. Mo search na mo dito SAMP download SAMP. Download SAMP kanang SAMP niya double P na makita ra dito na unsa nga ng OS niya 32 bit o 64 bit. So pili ra mo, depende sa inyo ang naka-save sa OS. Then ako naka-install mo ko, ako sa i pagitaon niyo ang SAMP control panel. So i-click na ko niya. So na siya mugawas. Mugawas ang SAMP control panel. Then dire ganina nag update man ko sa akong site na to na naka-start na madaan ang akong Apache MySQL. So no need ako mo hilabot diri. So kung wala pa mo, wala ka para na ang mugawas diri katong start duha. Start 3. So i-click lang yung start. Then kalilang duha ang gamiton Apache o MySQL. And once nga success na siya, nag-running na, na mo actions niya kay stop na, dali ka button. So pili niya i-close. Na, close na siya. Okay, so start na ato ang SAMP. So, SAMP nga server. Okay. Yan, sunod button na to guys, kay mag-create out folder para adto ang mga files dito makasave. Okay, so unang button ako, adto ko sa SAMP. So i-close ako niya. So open ko folder or open ko sa akong folder. Napangitaon ako si this PC. PC na ko naka-anang C drive o sa lapit na kabutang. I-close na ko si local disk C. Click na ko na niya. Pangitaon ako si SAMP na folder. Ano eh, SAMP. I-click na ko siya. Tapos add to ni htdocs. So pangitaon ako si htdocs dire. So pangitaon ako si htdocs, ako di siya i-click. Okay, so sa htdocs na dito mga folder nga mga default folder sa si SAMP may nag-create na uban nagsapa na akong gihimo dire is kani nga folder registration sims kana o simple mo ni akong gipanghimo nga folder ako nag-create na ang uban kay si SAMP ang naghimo na. So una to atong buhaton guys kay maghimo ta og walang asay student information system. So himo tag student information system yes usa pag create ng kuan sir na yung username password sir sa DSA PHP admin sir. Okay, so ato na i-apply diri sa ato ang himuon nga application. So from the start dita. Una so maghimo ta na later on. So una na guys, himo taog student information system. So mo na atong himuon nga application karon. So nga naa ni siya create, read, update, delete og search na. Okay, so atong button na kay sugod pa ta himo sa ta folder daan sa htdocs. Pag una, di ba, nag-start mata sa atong Apache sa MySQL. So, nag-start na niya. Once nga mag-run na, maghimo din mo folder sa htdocs.
Okay, nakasunod na mo, guys? Yes, sir. Okay, sir, very good. So, una na, so sa HTDocs, so kung wala gali sa HTDocs, ang inyong application, delete na mo, gana. So, wala mo siya, di mo siya makita. Kung sa QuantPies, aridri ang main. Aridri ang imuhang mga file na i-save. So, himo taog folder, right? New folder. So, kung man ako himoon, student information system, SIS lang ako ibutang nga, sibi mo na siya keyword ba? Or ano? So, SIS. So, student information system. Ano lang? Okay. So, once nga na-create ang folder, i-double click ako. So, empty pa siya. So, ang path niya kay Sam, htdocs, dayon, SIS na. So, ako siya i-paran. Okay. Ako siya i-test akong okay na ba akong folder dito nakasave. So, i-test na ni mo. I-type lang niyo, dari ang local host. Kaya local naman itong hosting niya nga. Local naman, local host. Tapos, unsan nga sa folder? Sys. Okay, enter na no. Okay, success na. Pero, wala pa mga file. So, it means success ka. Naka-run na imong PHP niya or Apache nakarana, then wala pa ng folder file. So ato na kreatan later on. So okay, so una tong button, guys, student information, kay na siya, diba, mo login ang user. So imo taog login, loginanan. So ganahan ta nga inig view pagalidaan ni kuan. I-view pa ganun sa dere nga local, sa pa mo type ang user nga local host niya mo visit sa ato ang SIS. So inig anak lang niya daan mo direct siya dito sa login page na to. Automatic. So doon din ta mo click dere mga file. So automatic na siya mo view ang login page. So ang kuan niya ang file gamiton to is index.php. So ang index.php special asiya sa website nga inig run gani basta naka-index.php na siya, automatic na siya iparan sa browser ani para na to sa localhost SIS ni internet na automatic si index.php mo moy mugana mo dagan. So mo na to ang button nga yeah. Okay, so button na to na create taog new file. So sa ako ang Notepad++ or mamuni akong gamitong editor Notepad++. Okay, so file, save as, and then ako siya ibutang dito sa this PC. Then pagkitaon ako si Sam, na localhost, na Sam, na yun htdocs. Tapos akong folder nga, atong folder nga gi-create ganina is sys. So sys, click ako. Then, butan ako index.php. Okay. So, save ako. Okay. So, index.php. So, naka-save siya sa, tawa. Balik ako ha. Balik ako dari ha. So, open ako si local C na SAM na htdocs and then si SIS. Okay. Naka siya. Naka-save na dari sa SIS nga folder. So index.php inigran ako ana niya dre ganina ni type ta wa patay file di ba mo man mo maganda dre iya i-display ang mga folder ang mga file name dre pero naka index.php man to siya inigran ni mo ana niya automatic siya kato si index.php iya ipagana. Oh okay, so wala siya nakabutang dre si index.php pero ni gana na ang kuan butang to ha. Oh, di ba? Automatic siya mo, gana. Wala siya i-file rin. Pero kung dili si index.php ang inyong file, kay mabutang siya rin. For example, na kay registration.php dito sa IS ni mga folder. Mugaw siya rin. Imo sa i-type siya. So, inana ang mugawas. Pero wala pa matay file. So, wala siya object not found. Pero index.php man, at dinunin na kamubutang o file nga index.php. Okay, muna. Okay. Dayon, atong button din sa index.php, guys, kaya himo taog login page, loginanan. Ibigyan sa
kanya user dapat pala ino na to siya. Okay, so palag ino na to si user. So humatawag tapos type type tapos HTML then body HTML and HTML head okay then muna taog title sa itong humuon nga web page web application web application title so muna na riyog student information system student information system so muna itong himuon nga so once nga magbutang mo title dali guys sa head ninyo ang magawas dali di ba pag wala pa tayo nagbutang title no ang igawas dali kay localhost SIS iara kapihon ang link dali na mo ibutang hinahog o title pero kung butang tag title dali sa head so pasabot dali dapita ani na butang tag student information system iya na i-update dito ini refresh na to i-save lang ninyo once nga madan ninyo mo edit na mo success na inyong edit so ganahan na mo i-update ang inyong code control S lang save ninyo tapos i-refresh lang ninyo ang web page ni click na or enter or F5 okay so mugawas dito si student information system tara muna ang title muna siya dari ani muna siya nagawas dari okay then himutaog body so body ang body niyo guys kay mao ni dire kani dire dapita ani mo gawas ang inyong mga mga data or information na insert niyo sa body nga between na tag okay then atong button na kay himo sa tawag heading so himo tag heading para na siya heading dire nga student information system kwan ba himo tag heading so each one head each one is pinakadako dako yung text ang H6 mo ay pinagamay ya H1 man pinakadako sibi dako ang yung hidden na text and H1 okay so balik na to student information system okay then ako siya is center so pwede na ka magamit og center nga ana na tag na i-between ana niya dapat i-close na siya sa center nga kwan para mo i-take effect ang center ang kanyang text. Okay. I-refresh na ko. Sa guys. Okay na lang. Okay. Mauni magawas. So, student information system. So, mauni dari. Kani nga tag. Mauni. Ako na i-close ang ubang sa may pronounce. Okay, muna. Student information system. Tapos, dito sa ubos, butang ang tuog, form na lag-inanan. So, butang tawag simple form. So, between ani, kay ganahan ta ang form na to is center sad so ari sa sulod sa center sad so click na butang taog table butang ako table guys para format akong na siya format ba align lang yang layout masibi ka ng ano ba nito tatanawon ba so ako yung butang table so na siya table para na okay so una na kay mo taog wala pa form ato himuon so i-include sa ato ang form nga tag form then form sa dire and form na okay so after na so sa si table asa din sa ko form then table then sa TR table row muna ko dire butang ko dire og na simpleng kuan lang ba yeah header sad gapon sa table th
INTH. So butang ko og quandary kanang sign please sign up. Ah butang log in. Okay, nag audit test, mo siya log in. Then butang ta diri sa ubos another table ato sa new kuan sa table row. Nasulod sa table row natay PD LPH table heading and then butang ta diri og username. Okay, so tumpay sa PD username tagay sa ato yung kauban-uban. So under sa username so busan sa kong PD then butang ko dito og kabaw naman mo ni kabaw naman ni input type to text na yung name plus to username. Okay. Na, ato pagamin dyan sa para masunod na. Okay. So, muna. So, imutang username then username nga input para inputanan sa iyang username. Tapos, another is password. Ako na yung kapihan, guys. Ngayon, dari. And password. Password. Pero kali dali, di ganahan ta dili i-type niya dili makita ang iyang gi-type nga text ba. Subutan sa password para i-hide ra ang iyang password. Na name is password. Okay. Na refresh ko dali at test control S C then control F F5 para refresh. Okay, na ako dali login. So si login dali kay nakakuan mo siya si kani dali naka na may blank dali nga space dere si login dapat ako siya i iya i-occupy daan kay duha man dere guys kabantay mo th o td na dere kay th man usara siya na mao nang dere si ni daplin jud siya na iya dere blank dere ya kay duha man siya dere wa td ya th na dere kay usara man th so ang ganahan mo na is mo ana siya table row full span i-occupy ang space. Call span 2. Okay, duha man dari. Usa, duha. Usa, duha. So, call span 2. So, refresh na ko balik dari guys. Pero, yunig, makita nyo is border, atong butang border para makita. Kaning border 1 is kabag-un niya sa linya. Border niya ba? Ang kabag-un. One lang, nipis-nip, gamay-gamay lang, mga one. No, di ba? Nasa dari. Wait, sige sa calls, don't know, rose pan. Sa, sorry, test balik. Good sa gisa. So, tibalik. Okay, so, nara. Call span. Sorry. So, naal siya sud sa PH. Na call span. Iay. Occupy tanan. Mara siya na center. So, tatangon ng border para sabi hapsay lang tanawon. Zero na itong border. Nga, refresh to balik. Okay, naman siya. Login. Tapos, nanatay username na para password. Nga, button karon is ang pag-submit na lang. Ang button nga submit. So, type 3, submit. So, ari sa, gawa sa TR para ari na siya sunod. Dari. Ari siya sunod nga space nga kan ba? New, kung siya siya? New TR. So, di mo siya tagline TR. Then, butang tog TD, table data lang. Then, butang tog input type. Plus 2, butang tog submit. Then, name. Plus 2, login. Or sign up. Sign in. Then, value. Ang value guys, mo nang text nga makita niyo sa
button ng kadoog sign in. So, is control S, save, refresh balik. Okay, nasa button 3. So, wala pa tayo, action na itabo. So, ito siya ay call span. So, then, refresh to balik. PH dapat PH siya para mo effect siya ang call span. Refresh to balik. Okay. So, na tayo. One, naginanan. Yan, ito lang butangan o cell padding. Padding. Padding, 10 lang, 10px. So, 10px. Tapos, refresh to. Okay, nasa something padding. So, depende nyo kung sa'y ganahan nyo nga. Guys, padding niya. Okay, so, natay lang inanan nga form. Tantag action. Inisubmit niya asa siya dagan. So, ganahan na to. Inisubmit niya. Ano lang sa ihang file. So, ganahan ako. Inisubmit ako. Action ako. Ano lang sa index.php. So, inisubmit na to, guys. Ano lang nga sa index.php mo. Process ang laginanan. So, butang na to sa action. So, ganina. Money. So, butang to form. Tapos, method. Hide. I-hide naman natong data. Inisubmit niya. Dili na ito ipakita. So, post ato gamiton. So, hide naman siya. So, post ni. Post. Then, action. Once nga isubmit ni mo sa button, i-click sa button, asa siya mo submit or unsay action niya, asa dapat nga file iyang ato siya isubmit ang data, asa nga file. So, butang to index.php. Okay. So, isubmit na ko, ano lang ko sa index.php. Dari lagi apon nga file na ko, siya ipa-process. Okay, so nanatay action, nanatay method post. So, refresh na balik. So, ato siya, tantangon balik, guys. Ato siya na yun. Enter na to. Okay. Nag-submit ako. Okay. So, ari ka po siya sa index.php. So, ano siya sa index.php mo? Submit. Okay. So, nanatay pagkuha sa data. Nasa tayo pag sabi, nanatay form, nanatay kuhan, laginanan. Okay, so wala. Nakasunod mo, guys? Yes, sir. Okay, yes, good, sir. Good. So, muna ni. So, atong gibuhat dire gani karon kay ato sa gi-prepare daan ang laginanan nga form. So, atong una sa sunod buhaton dito og database sa para simple nga inig business kuha niya. Ato siya makuha dito sa imuhang username yung password, di ba, sa Facebook. Inig-sign up ninyo, ni-submit niya, mo message siya man siya dito, success, naka-register na ka. So, mo save na siya dito sa database. So, okay. So, pag-create na itong database, guys, new tab lang ko. Then, i-type nga po na ko ang localhost. Ana, instead of SIS, sys, PHP my admin. So, money ang administrator. Ato dito ang database process nimo. Nag-click na ko enter. So, magawas ang kani. Okay. So, ang kinaunahan makita ninyo, kani siya dyan nga UI, na database, ni mga current mga database sa kuan, PHP. So, ayun na nilabti, adin na dito, ang usay default niya dito. At ang button na is, mukulit taog ato ah. So, inig, enter mo ni. Di ba mo ni mo gawas? Ari din ka sa databases. So, i-click nimo databases, makita ang mga database nga gipang create. Ani mga database nga create. So, pwede sa ka i-check na nimo. Dili ka ka-check ani kay default naman ni sa PHP admin ang kanilang mga ato na himo. Gihimo sa user or gihimo ninyo. So, i-click na nang check. So, pwede mo i-drop ang database pero take kung mo na guys kanang take note mo ani nga i-drop ani wag tang jan ang database tanan. So kung wag tang lang ya wa kay backup
kuan dyan na, din lang dyan magana imong gihimo nga PHP, kay wala siya kita. Na what if, imong gihimo nga table, thousands na, or hundreds. So, drop lang yung kausa dali, wag tang natanan, okay back up. So, doon dyan kayo, balik dyan sa uno. So, take note dyan, ana. Be careful lang dyan guys, nga magkuhan mo mga delete mo, drop mo database or drop mo table. So, itong una kumbaton, kay himo tawag database. So, atong database, student information system, man. So, bisag any name inyong nahunaan or mo relate lang sa inyohang web application nga create, web app nga, web application nga himuon. So, atong gihimo kay student information system, ano? So, SIS lang sa SIS. So, student information system. So, create. Okay. So, LSK lead, makita na nyo ang create nyo nga database. SIS. So, automatic siya mo, kuan ba? Automatic siya mo highlight. Dayon, current si database din automatic nga gihi. So, timailhan ninyo nga unsay database current gihi gi-select, timo ni naka-highlight na na siya yung table. So, wala pa may tayong mga tables ni mo. So, atong himuon guys kay student. Si student at himuon nga table. Kay student student man mga data ang atong i-input ito or insert. So, himutan dari og student na table. Okay, student. So, dari, number of columns, pila ka fields or column ang iyong i-create. Diba? Butang sa, balik sa ta sa notepad, maghimuta og mga columns, pila ka buok. Okay. So, si student, kung saan may naali student? So, si student, guys, kay nasi ID. Na siya ID. Student, na siya ID. Or ID sa, butang tag ID para unique. Na siya siya student ID. Kaling ID, guys, kay kung ano, auto-increment na ni. Sabi counter na ni, number 1, 2, 3, 4. Kaling akong butang. Kaling student ID, mo ano yung ID. So, sample, 5, 5, 6, 7. So, inana, sample sa ID. So, student ID. Tapos, student na siya name lang dito sa atang butang sa complete name. So, sample. One. Or, ato lang butang ano kuan. First name. Nga. Butang to drag ST. First name. Okay, ST. First name. Then, ST. M. I, middle initial, yeah, ST, last name. Okay? So, muna yung nasa student. Then, nasa siya ay, butantog, ST, email, yeah. Then, ST, course. Dayon, ST, year. Year. Year ang ibutantara. Tapos, nasa siya ST, username. Dayon, ST, password. Okay, so muna ato ibutang nga column dito. So, dali na pita, balik ato dali. So, pila ka buong column. So, ato sa iPhone. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 ka buok. So, ako ibutang nga columns, number of columns dali is 10 ka buok. Okay, ako is go button. So, okay. So, mugaw siya 10 kabuok na country ng text box or inputanan. Okay. Ako nauna ang button kay ako sa ibutan dari si unang dari kay ID man. So, ibutan dari ID. Second, student ID. So, student ID. Third, kay ST first name. So, butang ko si ST first name. Fourth kay ST MI, so ST MI, then ST last name, ST last name, then ST email, email dali, then course, year, ST username, then last is ST password. Na. Okay, so na ako nang gibutang mga column, mga field niya. Then ayang type si ID diri
ay kuan man ako imbutan diri ang imbutan nga value diri is 1 2 3 4 sample number man, so int lang na div lang ko nung siya in deon butan ako siya og auto increment every time nga mo insert ko this ID mo automatic, so then primary siya go. So every time nga mo insert ko value, siya kanis si ID automatic mo increment og 1, so mo siyang auto increment. So then primary siya. Then sunod kanis si student ID. So student ID guys, pwede lang niyo text or 1 int. So ganahan ko si kuan student ID is kuan lang barkar. Kay kuan naman guys, dili man ko siya mo dili man ako gamitin siya as computation. Gamiton ako sa pang-display naman. So, pwede rin ninyo, barcar. So, butan ko dito yung 50. Length niya 50. And first name, barcar. So, butan ko 50 na. Middle initial, barcar gapon. Pero gamay-gamay naman siya, initial naman. So, butan ko 5. And last name, barcar gapon. Ngayon, length niya 50. Email barcar gapon siya 50. Then course barcar, then course niya kay butang to bis IT so dira HM, so butang ko dire 50 na sa gapon. Na year niya int lang ako ibutang nga leave na nako siya default, wala na ko ibutang dire nga length basta int. Gamiton nako ang iyang default length niya. Tapos username, subutan so, dari yung barcar. So link na username is 50 lang. Password barcar gapon, then 50. Okay, so kana lang, wala na ko yung line nga ibutang. Importante ngayon guys is butang niyo auto increment na primary. Muna kina importante nga ngayon yung ibutang. Then until the rest, muna ni. Okay, once nga okay na akong dito tables, mga columns niya, nga ako siya i-save. Dari kinaubusan na i-save nga button. Okay, save na ko. Tumatik siya mo, butang dari. Okay, so para makita na ko ang student nga structure niya, sabi unsay mga unsay data type ano niya, unsay mga column niya. So ari ko sa structure. Ari structure. Ako siya i-click ang structure. Tapos makita niyo dari ang iyang name, type niya, varchar. So, nai primary key. Nai siya key nga symbol. Pasabot na is primary key na siya. Na unique iyang value ni. Okay, so muna ni iyang barka. Okay, nanatay student information. Nanatay kung sa student. Okay? So, sunod button to guys kay sundan sa nato siya o value. Kani. Sundan nato siya o value. Okay, alis sa tadari. Balik ta sa atong web application. So kani. So atong web application kay kuan man nang wala mo matay kuan diri naginanan. So atong butang og registration form diri. Sign up. So ari sa index na butang ato diri sa diri sa kilid tanang call span. Ari ta butang diri. PH then butang ta diri guys kay link lang anchor ba href, then butang ta diri og 1 kana sign up. Then butang ta diri og registration.php. Okay. So man ni, anchor, sabi link ba? Link na ko. I-click ani nga sign up na text. Alt siya daga ni registration.php nga file. So, ato siya i-refresh. Okay, nasa dari, sign up. So, i-click ang sign up. Alt siya daga ni registration.php. So, si, nigawas ang object not found. Kawala tayo file nga registration.php. Wala tayo ni-create. So, ito mo na mag-create sa ta. So, ato siya i- kapihon na to guys sa kani kay gamit ni gapto mga forms dito ato gyapon ni kapihon sila, so niya gamiton ut siya control A lang control C tapos control N niya
I-paste din yung muna copy nga code. So wala pala siya. Ato siya i-save file. Save as. Ato gyapon sa SIS. Diri sa PC. Local C. Nya SAMP. Nya htdocs. Nya SIS. So na dito si index.php. So butang sa siya si registration.php. Registration.php. Okay. So i-click ako. Okay, na siya ay value. Okay, lahat na ito na kay i-copy naman itong code sa login page. So, i-copy siya na. Itong login page, gapon mo gawin sa, pero ang file niya, registration.php na. So, ito siya i-update. So, i-update ito na guys. Instead of login diri, butang diri og registration form. Yeah. So, refresh na ko balik. Okay, registration form. So, kaling username, ato sa nisiyang punanan. Punanan ito nisya dali. Hindi na ito nisya ilistan. Ato na siya, punan. Kaya naman ganito siya username o password. Dapat makasave man siya dali. Diba? Na siya username and password. So, delete na siya i-delete para mga ita sa username o password para masave dito. Iya, save yung mahog o username o password. Diba? Ang button nyo mo guys, magpunta, copy hold na sa mo dali, may puno na sa ibabaw. Na. So, una button na yung sa mga dali, si student ID. So, butang dali, student ID. Student ID. Okay, listen, tanin mo dali yung STID. Ayang name. Okay, so, refresh na to na. Okay, nasa student ID. Na. Okay, nasa student ID. So, sunod button, copy ho na to student ID. De talaga to sa yung column na to dari ST first name. So ito dari yung first name. First name lang dito. So first name. Ano lang, so pala to guys. Then ST first name lang para di ko maglibo ako sa i opinion na ninyo ni if name. Okay, so sunod middle initial, and middle initial in A. Ya, butang to dali og NA. So another sad last name. So last name. So dali pidala L name, last name. Okay. Another is supplementary. Email. So email mo. Okay. Email. Na if I don't, I just kalimot dali sa name, update ta dali. Email. Na. So si last kwan, email course and year. Ang course diri guys kay lahi kwan siya kanang select atong option, select option atong i limiton kay na silaghan man mga course butan. Okay, so pero butan na mo PH. So, butan diri og course. Na, so TD. So ato yung butang si ubos ato lang yan na ang align niya. So butang dag select option. Click name costo course. Na, and pin select. Pin ano yung tag? Butang yung mga option. Mga pilianan. So mana pilihan niya. So butang dari og una something una dari sa pula BSIT. Okay? Ya sunod. Butang tog BSBE. So tog BAN. Lang, tulon sa. So tulon sa paibutan guys. For example lang. Na, so tulo. Natay tulo ka pilianan. So I kalimot na adjust siya name diri para mo siya refer to pagkuha sa mali. So diri option ay sa mo kalimot kung unsa diri BSIT diri. BSIT. Si ni click ana, i-click ka to kaning diri value mo atong makuha nga data.
Yeah. Kung siya. BHBA. Then, value equals to BAD. So, kana. So, na-click ko itong kung gaya na yung course, kaning value mo ang makuha. Ang kaning delay is kung ano ni siya, kinang front end lang, makita lang sa user, more than text nga makita. Kani siya, inig-submit, inig-click na ito, select the course, kani mga value ang makuha sa ni, kani nga name, kani direct kani. Na, ay, yung kalimot ra. Okay, so na yung course. And then, so kapihon lang ito ni guys, ang course. So, nalis na ito, og year. Year na sa dari. Then, year ni dari. Na year dari, buta na ito, og 1, first year lang. 2, second year. 3 for third year, 4 for fourth year. So, listahan sa mga dari. 1, 2, 3, then 4. Okay. Kumana. Kumana sa ang year. Then, nasa username, ang password. So, okay. Kompleto na ato ang forms. Okay. Maura man dari ato ang gihimo nga columns. Mabasi mo ko dari. Columns. So, mabasi sa ko dari. Butang. Parang tugma ra, isabit mo na siya mga data ma-insert. So, refresh na ko balik na rin sa iyang web page. Money. Okay, na-student na yung ID, first name, MI, last name, email, gayon, course, year, username, password. So, dari na pita, sign up, sign in, sa dari. So, dari na pita, ito is done oak. Instead of registration sign up kay naamata sa registration form in, sign in as anidiri kay what if ini-click ni oh nasipyat siya ana siya nga una ka login naman ana ka register naman dai ko so automatic siya mo click diri ato siya login so instead of registration.php ato na sad ka sa file kung asa ang login dot loginanan loginanan nimo subutan diri og index sign in. Okay? So dire na pita submit na naman kay sign in dire sign up ni dire. Tibi mag register pa ka ba? Na sign up. Okay. Refresh na ko balik guys. Okay. Tumani akong registration form na nasi sign in dire na sign up sa pandre. I-click na ko sign in adto siya sa laginanan. So login na login siya. Na na wala pa siya account nga na register so ari ko sign up na okay so autounahon ani code guys is kanisa sign up para makalagin ta natay username ug password okay so ato buto na dere depita kay ko an man nino index.php man kay atong dagi copy ang code sa login index.php para sa login so atong list na dere is i-submit niya ari gyapon ko sa registration.php ra sa ihara nga file ba na self run niya that registration.php pero pwede sa gyapon guys maghimo mo og form o lain nga file na mo process ani tapos ato ra niya i-send ang code pero from demo purposes na sa ako sa gi self na sa para dili lang kayo daghan file. So, registration.php. Submit ako, aril ka po siya mulo dari. Okay. So, muna ni. Natay. Ready na ta. Registration.php. Ang atong button, guys, karoon na namatay form sa registration, na natay form sa login, ang pag-connect na lang ani. Para i-submit ani ni ngayon dita, mo insert dari. Atong button, kung saan ito, ang pag-connect na lang sa dari, sa PHP admin, sa server, ang sa database, pag-connect niya. So, maghimo ta og connection. Okay. So, akong connection, ako sa ilain og file. Ilain na ako siya nga file. Okay. Control N lang ko. Dayon, file, save as. Ariga po sa, ibutang sa PC, ya, local C, ya, exam, htdocs, dayon SIS. So, butang na ko si connection nga file. So, diri file, na-adri si ang imong connection. So PHP. Okay. So butang ako diri og connect ang connection ako buta i butang ko variable connect
equals to MySQL I connect. Una ang function sa MySQL pag connect. So una, ato ko sa localhost. Localhost. Then root. And ang password ko is MP. Wala ang tayo. Default password. Wala may password sa localhost na to. May admin. Then unsay nga sa mo database is IS. Na. So once nga nakakonnect na siya guys, ako siya i-include sa ato ang registration form. So butang to dari. So pag include na niya, ano lang na to dari. So pwede na i-submit na to. So na tayo connection.php. Na. So ato i-check kung success ba. If connect, something na siya na connect. So echo true. Else echo false. So something na siya na connect guys ba? So ako siya i-test. So pagpatest na. So ako dali. Butang to localhost connect.php. Okay, nag-intel ako. Let's try sa connect.php. Nasave bro. Connection.php ang file name sa file connection. Delete connect. Address connection.php. Intel ko. Okay. So, na siya ay true na ang iyong return. So, it means nakakonnect na sa database. So, ato na siya ay tatangunan eh. Lang. So, para magamit na ito sa connection, ato siya i-include. For example, sa programming mga C, Java, or sa dara, di ba, mo-include stdio. So, same sa dara sa PHP, mo-include sa DAO file para magamit kaning atong ang mga variable nga atong gi-create dali, magamit sa nato dito sa kung asya siya dapat naka-include o naka-require, gi-appeal dito. Okay, so, ato na guys, kinanam tayo connection. Sir. Yes. Kisa, yes, sir. Gusto. Ning kuan sir, babalik yes, sir, sa sa Notepad plus sir, about sa MySQL I connect sir. Kani money. Sa MySQL I connect sir ba? Pwede mo na tangal ng mga tawag lang secure diya account sir ba? Yes, pwede mo makabutang. Dere. Kani, dere? Yes, sir. Oh, so kani akong gihi mo guys is default ra, wala ako na create dere og kuan. Wala ako na create og password or username, default ra sa picture admin. Pero if ganahan ka mo create, sample kani si student, kani ang connection, ganahan ka applyan nimo connection, ari ka sa SIS. Then, what na to? Then, ari ka sa privileges. Money. So, pwede ka mo create og user, add user account. Okay, nakasunod ra? So, ari mo create sa add user account. Click mo add user account. Muna ka username ni mo. Butang ka dali og test 1. Then, yun, in-host. Local host na to butang. Local lang. Nya, password ni mo. Butang na rin yung test password 123. Password ato yung butang ha? Password 123. Butang na rin password 123. Retype na to password 123. Ana, so password 123 ang iyang atong password. Tapos, generate mo dali. It means, kung ano siya guys, nakakuan siya ba? Encrypt. So, dili ako i-generate. Kaya basig malimot ko ba? Di ko ka kuan sa generate niya nga code. I-generate niyo. Automatic siya mag-generate. Sige, mahimo siya. Kuan ba is ba? May lana ba? Something nga yan nga code. Ana ang formal. Something nga. Ana ang yung once ka ang password mo is password 123. Hash password, sir? In-click mo. Inana ba? So dili na ko mubutan diri kay malimot ata. So akong username is test 1, nyang password ko is password 123, password 123, nya ang
So grant all privileges. So it means maka-create ka, maka-insert, maka-update, maka-delete ka sa imong database, imong table, maka-delete ka. So check na siya, grant all privileges. Then there, check lang ako tanan. Check lang ako tanan. Check na para kuan ka super admin jud ka, maka-delete ka o something. So go na ko. Okay, so na-create ako guys. So na ako another password. So gamiton na ako si password dito. So paggamitin mo, instead of root, so test 1, 3. Then 3, password is password 123. Okay, so muna na. So buta ka 3. If I connect, then echo true test 1 echo false. Na, so refresh na balik ang atong site. Okay, so walay error. So it means naka-true gyapon atong success gyapon ni. Success gyapon na atong na-create na user. Okay, nakara Ray. Yes sir, yes sir. Nakasunod ra? Sir. Okay, so padayon ta guys ha. Okay, padayon ta. So mora to, pwede mo makahimo og another user password na nga database. So makadoon na yun later on guys. Okay, so nanatay connection with HP. So ato siya i-include dere ni registration with HP. So himuan ta dere og ato siya i-track kung ang kanis si button submit. Kung kanis si button submit, ato balik ka. Okay. Kung kanis si button submit, naka-save, naka-submit na ba sa user? Naka-set, naka-set na ba iyang mga, naka-set na ba ning button? So, atong pagkuha na niya, so, ano na to? So, ari na sa body, dali lang, ubos na sa form. So, PHP, na, so, if, ang button nga sign up, if ang button kani nga sign up, gi-submit na ba or naka-set na ba siya? Post. At kani name, sign up. Na. Okay, so once naka-submit na siya, kuhaan na ito ang mga data. Butang ito si data ni kuhaan. At ang nag-up yun guys ha, para di na kayo sa to data tetra. So kopyahon ako ni siya. Ay para di kon sa kon na kanang table ni variable lang para sa variable niya. So ako na siya ikuan ana. Ibutan ko diri si costo post at okay. So butang ko diri is the ID man diri. Is the ID sala ko butang diri sa post niya. Another is first name ani ayaw na mo kimahubag na dayon siya gusto post at stay ID. Tanong ko na rin balik. Okay, it's the ID, if name, MI, name, email, course, year, username, password. So, ako po na rin. It's the ID. Then the rin, the first name. So, gusto, dollar, post, if name. Okay. Then sunod is middle initial. Butang dali og host MI. Kay kung ano name nito, kay MI matong gibutan nga name. Then last name. Pasto post. Then butang dali og L name.
na email na Brother Rio post katatawag email as check kaming course Brother Rio kapiyo na talaga sa para di kita pa sa time kaya ito na niya Rio course then year ampo is the bukan tawag year dari na na kama kalimot sa semicolon and na sign for username na username sa dari pwede na wasa mo kwan then password then password so kani guys kabantay mo ayan ni dire ay mo kalibog kung din ko nikuha ani ayan ni dire ni siya ha mo jud importante so kani mga name dire ko nikuha name mi l name email kani ini kani so mo ani siya dire kani ani okay so, sunod na guys na ko ra sunod ra excuse sir yes yes Ray Usaman ako ang basa sa dyan ba sa bulay ko ni Usaman semicolon sir ba sa username sorry. thank you okay very good so Dre kuwang tao semicolon okay thank you so mana nanatay pagkuha sa dita. So ato button na ato sa intro the receive connection. So pa intro connection ana oran ni pidi ano require once. So i-intro dito ang file sa connection at PHP. Na. Okay, so once ko ma-intro na siya, kaning na adri, mga yani dri, ma-appeal na ni siya dri. Okay? So unsay na ni connection dri, ma-appeal na ni dri ni registration. Okay, ato mo siya i-include. Okay, so sunod. So sunod po ito na guys. Nanata. Ato siya i-insert dito. So himutaw query. So pag himutaw query, pwede na sa nako siya i-butang og variables. So SQL equals to insert into sa may nga sa atong table dito kay student. So mani ang student nga table. Structure. Student. Structure. So ang table na to is kanis student. Subutan sa student insert into student. Okay. Sunod, ako na siya i-space. Ya, butangan na ko siya dali SQL. That si bidat is ako na siya isumpay. Sumpay lagi po siya dali. Mo concatenation ang tawag ani. That so tanto dari og values ana okay so tanto null ya kama null is ang id it means kung null siya dari ang kani ari siya mo refer ani ni id kani so automatic siya mo increment og 1 every time nga mo insert ka na kama then tanto og supply lang siya dara then butang ko check is that SQL that equals to so double single quote ana that the ay sorry kita tama dere tama then okay na lisa sakuna dere butang single quote tama that tama dari. Okay, so butan ko dari si student ID. So character man siya na siya single quote. Okay. So ana lang then control D para mo copy siya. So sunod usab to sunod guys si first name. So first name is Mark Carman. So first butan ko dari. So lagi pa siya single quote. Na single quote. So, kama, gapon. Sunod. O siya, MI. So, butang tag MI dali. MI kay single quote na gapon single quote.
Ito tol D. The last name. So last name is Barkar. So single code ya po siya. Tol D. Another is kuan. Email. Ang email ako is kuan man. Sinagap siya is single code. Single code niya. Ang kama is para sunod na saan nga kuan. Sunod is email. Course. Ang course na to guys is Barkar man. So single code ya po nari. So control B para sa year. Year na to is kuan man. Integer. So tatangon na to single code nari. So wala na ni si single code. Ato na ni si AI automatic o butang. Kanalang. Na. So tatangon single code nari. Okay. So sunod is username. Username kay kuan man. Barkar. So ito balik na rin. Single code. Dot. Na rin. Na si single code na rin. Nalis na ito si username. Si username na rin. At last is ang. Sorry. Okay. Last is ang password. So password na rin. So dali daw kinalasan, wala alay kama, pero ato siya ibutangan o Paris ani ni Nawa. Nani, puwam siya noon, Paris. Paris siya dali niya, butang semicolon. Okay, so ato siya i-test kung sakto ba ang query iya i-return. So i-query sa ninyo ang inyong SQL. Iko SQL. Kung sakto ba ang format para una na to i-insert. Okay, so ato i-refresh. Nabalik ko sa sari. Okay. So ito butangan ng student ID 12345. First name niya is An. MI niya is S. Binulisyal niya. Last name niya is Smith. For example lang. Email niya is An. At CTU.ph. This IT siya nga course. Niya, ang year niya is 4th year siya. User niya is user 123. Password niya is password 123. Password 123. So ni submit na to. Okay, nara. Nara query nga atong gihimo. Ucha. Na maklaro ra guys. So tara. Insert into ngan sa table na values null para sa ID 45 nga nai single code para sa student ID. Student ID kay kuan mo siya Barkar character. Dahil comma and single code kay Barkar na comma middle initial nga Barkar man na siya single code. Tapos comma then Smith kay last name is Barkar man na siya single code nga comma email na siya single code kay kuan man Barkar man atong gi data type. Deon kama this IT Barkar kay na siya character Barkar man. So single code atong ibutang. Dayon kama 4 wala siya kama wala siya single code because integer atong data type. And then for user 123 na siya single code because data type is Barkar. Then comma password Barkar gyapon ang data type so na siya single code. Ana. Tapos na siya kanang parenthesis para pares ani ni kani diri nga parenthesis ayos semicolon. Okay? So success na okay na. Tan-aw niyo sa inquiry kung ano siya kanang formatted na. So ato siya i-insert. So pag-insert na guys, ano na to? MySQL I query tanaw to diri si connect so gamiton to ni kani nga variable nga connect so nganong nakagamit man ta ni variable ni connect nga lahi man siya og file ang kuan na niya is kani ato siyang gi require once para gamit na nato si connect ato siyang gi require so variable nga connect kung connection is asa dapat naka-connect unsang table or database ang gamit o current database nga gamit. Tapos ato ibutang ang SQL nga query nito. Kani. Okay. So then once na success na if my SQL ay affected rows
it means atong table, is kuana na something na affect or na change. It means naka-insert na siya. Yeah, si connect. May SQL affected rows greater than to zero. Tapos ato siya ni kwansa, ato siya ni butangan og pop-up. Butang ato diri og script. Butang ato diri alert. Okay, so at the human na niya, click sa okay. Moto to siya sa at to siya dagan sa kuan. Siya dagan sa login na ng this index. Okay. So ito i-try ha. Naka-submit naman siya daan o. I-refresh na niya. Automatic siya mo. Insert yun. Naman siya. Naka-submit naman niya daan. I-refresh siya tumalik. Okay, successfully inserted. Click OK. Okay, nilagin siya balik dari. Okay, nanam siya dita nga or username and password nga nakasubmit. So you check na to sa database. Pag check na, ali sa browse. Browse or i-click ani kani, i-click ni siya kani or browse. Click na browse. Okay. So nanam tayo dita. So si username dari na pita, wala na sana to i-encrypt. So later na advance ay iksunod na ito nga tap kuha niya ato siya i-encrypt kani pero para sa demo lang sana ito leave lang sana ito siya nga unencrypted wala siya ma-encrypt. Okay, nasa username o password. Okay, kaya natin username o password, so pwede na siya makalagin dari pero wala pong matay code, wala pong matay code nga mo process inig mo check sa iyang username o password kung match ba siya dari. So i-delete siya match, delete siya sa ka login. So atong bato ka guys, atong applyin og code ang wala ba? So atong bato na guys. So bato na to ni kay ay sa index. Di ka dong sir. Okay. Sorry. Okay guys. Kana. Okay guys. Gira sa mga. Nadungog na sir. Nadungog na sir. Okay, very good. So, okay. So, dire manatag ko dire. Success na ato ang registration. Dayon, ari na ta sa index. Ari ta dire. Ari sa index para apply na to og code dire. Ato i-check kung mo type sa dire og username o password. Ato i-check dire sa database kani username o password kung tugma ba iyang gi-enter. Kung dili tugma enter, dili jud siya kasud. Pero kung tugma na, mo-add na siya sa main page sa atong application. Okay, so una na itong button guys, ato siya, i-check kung kali si button naka-set na ba og data, naka-set na ba og data. So, same gapon ganina atong gihimo sa registration form. So, ari na buta ito dali. So, wala lagi ni tuta PHP, then, and then, check ito, if set dollar post dayon kaninga name sign in kanina sign up anto sign in sa dere. Okay, ato kon si username dollar post gani kay money kaninga username. So kapin na to na butan to dere si username. Control D ka then password, copy lang na ako siya, copy lang ako siya guys. Password gayon kani nga password na. Okay, and then para makakonekta sa database ato siya i-require i-include si connection.php. so require once then butang-tang riog connection.php kana connection.php para makakonekta. So pwede yes. Sa if iset sir, brother, sa concert, walk in sir. Ay, okay. Walk in, sorry. Okay, sorry, very good. So, okay, ato sa tayo sign in.
So, salamat, salamat guys. So, Moni, if excited kayo po, assign A. So, butan na rin. Then, at pwede ata query rin dito. Ah, ato lang i-assign ang kuhan para haptay lang. So, ato lang i-select. Select username. Pwede lang. Select username. Password. From sa nga table. So, student. Where username at i-match sila. Posto. Post. Tara, iubos guys ha, para makita ano nyo. So, akong keyboard ng query kana select ang username o password nga field column dito sa student na table kung asa si username tugma ba ni kani kag type sa user so tugma ba ni username dili na tama kami post kana kapoy sorry guys dili na tama kami post kaya ato nang gi post diri gi assign gamiton nga variable so diri post of username and password gikan sa table tugma ba sa password nga input sa user na ang mina niya kani password okay. So akong gibuhat din guys gana na ko si my screen select akong giselect si username o password nga column gikan sa table nga student kung asa si username nga column dito sa database tugma ba sa username nga gitype sa user and password sa column password dito sa database nga table password sa table nga student nga column nimo is password tugma ba sa password nga gitype sa user na okay so select username password from student where username equals to username and password equals to password na na mora to query guys okay na ang query and then ato siya i query MySQL query so connect na tapos kuan siya kanang SQL okay so muna ato nang gikuan ang query so check ko na to guys kung success ba kung naab siya i-return so pag click ana ni mo ana oron na siya if my SQL ay affected those connect greater than to zero so kung si kaning query na affected which means na siya na return sa dili zero so it means na siya dito tugma ang iyang query tugma ang username o password so kung tugma gani ato idagan nato sa main page na to so localhost location nga abutan to dri og main.php kung wala balik ka gyapon nato siya sa balik ka gyapon nato siya sa naginanan lagi nag balik gyapon ni siya diri dili ato siya ibutan diri dito echo so abutan to diri og span lang pilang pa na tag username and password did not match. Username and password incorrect. Butang nato, username and password is incorrect. Username and password incorrect. Lang. So butang nato siya color. Na. Okay. So ato i-test guys. So balik nato dere, refresh nato. Akong username dere is user 123 then password 123. So atong patakaan. Atong dere gana na dili tugma siya. So sabi ta ko username and password incorrect. So please try again. Buta dere. Please try again. Okay, refresh ko balik. So
admin, admin. Na, sabi na ko, so dili di siya mo submit ito kay sayo pa nimo username ug password. Kanao na to diri ang username password ato kay kanima user 123 ug password 123. So ato siya saktohon nga sa user. So user 123 password 123. Submit ato na. Asa sa? Sa sa. Ucha. Kanao sa diri. Risa lang na niya. I-collect. Kanaw sa ito. Yung sa'yo. Risa lang na niya. I-rework. Ay, sorry, sorry. Atong column, guys, dili si username. ST username. So, ST username na. Na ST password. Sorry, sorry. So, magbasin mo dali sa kani. Kani, kani column. ST username, ST password. So, atong ibuhat kay ganina is username naman o niya password wala siya stay so wala siya kita motong wala ni error ni wala ni submit bisan sakto ang yang username o password. Okay, balik to user 123 ayan password password 123 so mo ni dire username one, user 123 password 123 so ini submit to yarang yung siya magana. Kusa kaysa nai nasayop ni sa line number 4 the kuha ang dollar sign number 40 at guys, diri dapi. Mana ni, mana ni? Isti ni diri. Diri sad isti. Tagikan mo ni siya sa kolom. Sa di table. Repeat siya to balik. Sir, ka number 45, sir. Okay, automatic na siya mo. Ha? Balik ka to okay sa kwan. Okay na guys, gana na. Asa man? Gana, sir? Number? Oh, ni gana, sir? Oh, ni gana. Ni work na siya, guys. Oh. Kay ganina, dire ganina stay password na stay username. Wala man tanong butang dire, wala na tumo change string username, wala sana tumaltang stay password. Okay na. So ato balik ka. So data sa main.php. So ato butangan og file dire main. Ato dire ya, less na tiga. Isa guys. Butang na to dire og control n file save as desktop. So, bulan na riyog. Alisa. Himutag main nga file. So, PC. Na local C. Na sub. HTDocs. Doon. SIS. Adri. Main.php. Okay. So, ang main.php, mga na si Adri. Echo. Center. Ayun, welcome user. Ah, welcome admin lang, welcome admin. Ah, welcome user lang ato butang guys para. So each one. Then battery each one. Okay. Okay, nana, welcome user. Do yes sir. So ato siya ibalik. Okay. Ha? Okay na. So, muna rin na, kay success man to, at ibalik kay sa... Na. Okay. Okay. So, sugod, taon na. So, ato na siya, ikaw na. So, 9:30 man, pila, ganyan ko 5 minutes kaysa. Dala pa may kasi sunod? Dala pa may kasi initin? Okay, so, ganyan, 5 minutes kaysa. Na, lapas na kalit lang, 5 minutes. So, ato na siya, ikaw. So, ganyan na, muna ni. So, himutag lang another user. So, himutag dari o, kwan. Sign up. Kadari, sign up siya. So, kadari yung 4567, yung first name kay Pedro. Na yun, MIP. Ah, sorry, sorry. So, balik to. 4567. 1, 2, 3 lang. 6, 7, 8, 9.
Isa kita, magmilag ang kuan. 7. Kena dayon first name niya is Pedro. Niya MI niya is P. Last name kay C. L.com. Then B is B E course niya second year after Josia. Username niya is Pedro 123. Password niya is kan kanang one number lang 1 2 3 4 5. Sign up. Okay, successfully inserted. So pwede siya maka-login. So balik na to diri. Browse. Okay, naka-insert na si Kuan Pedro. Na. So ato siya i-kuan si Pedro is i-kuan si login. So ganina kung wala pa naka-login ang user, so tapol mo guess yung number, tapol admin. Ana, admin kana niya password kani. Wala siya, wala pa siya record diri sa database. May sabi na to. Okay, mugawas na siya. Mugawas na siya. Username, password, incorrect. Please try again. Okay, so another. Wala. Kani. Kani nga user. Wala pa siya nakaregister diri. Duhara man ka user nakaregister na. So, did you check? So, okay, username, password, incorrect. So, ato ni type si Pedro. Pedro 123. Yeah, 12345. So, kani, Pedro 123. Na, then, ang password niya is 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 man yung password no. So butang to rin 1 2 3 5, pero nasayop siya. Ang ibutang to rin is 1 2 3 4 5 6 7 8 na, pero sakto yung username inagsubmit na diligyan po siya mo success. So is username and password incorrect, dapat sakto jud ang duha username and password. So balik to Pedro 1 2 3, then another is ano yung 1 2 3 4 5, submit. Okay, sakto na. Welcome, user. Okay? Nag-gets na guys? Sir. 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 Hello? Yes. So, pag-log out na, sir. Yes, yes. Oh, so, kung ano na guys? Wala na tayo time karon. So, continue na to ni ka. Ugma. So, 9:30 naman ta ko to, bro. Diba? Guys, kay kuan, napakoy sunod lasi. So, ang kuan na ito, bato na yung next sunod kay ato na, continue ha. So, kuan pa matadari, nakapata sa create. Guys, dari pata, napita. Kani pata. So, sunod ito, bato na. Kani, update, delete, search. Tapos, butangan ito siya, og. Log out. Butangan siya, log out niya. Pohon. Butangan ito siya, dita, dari niya. Pwede ka, log out. Okay? Sir, pwede magpangyayang file, sir. Ah, sige, ako i-send niya guys. Ako i-send.